operatibo sa 22 pulis na sangkot sa barilan sa timon ng Quezon na ikinasawi ng 13 katao. May live report si Ian Cruz. Si Ian. Yes, Jiggy, 22 pulis na may kinalaman umano sa nangyaring shootout sa timon ng Quezon ang sasampahan ng kasong administratibo ng Internal Affairs Service o IAS ng Philippine National Police. Aprobado ang rekomendasyon ito ni PNP Chief Director General Alan Purisima. Sa usapin daw kasi Jiggy, nung inilapag na checkpoint ay may mga nakitang paglabag. Una nga ay yung sa jurisdiction dahil ang unang checkpoint sakop ng bayan ng Plaridel, Quezon. Ngayong mga taga-atimonan ang nasa checkpoint. Hindi rin daw nasunod ang prescribed uniform ng mga police. Hindi rin daw na-comply sa komposisyon pati na sa pagkakaroon ng marked vehicle. Pero ang paghahain ng kasong administratibo kaya dating Calabarzon Regional Director Chief Superintendent James Melad at dating Quezon Provincial Director Senior Superintendent Valeriano De Leon ay mangailangan pa rin yung GG ng clearance mula sa Office of the President. Ang lahat ng mga pulis na itinatalaga muna raw o ang lahat ng mga pulis ay itatalaga muna raw sa Personal Holding and Accounting Office. Si Superintendent Hansel Marantan ay sa PNP General Hospital dumiretso ngayong hapon. Sinuwi siya at doon muna mananatili dahil sa tinamutama ng bala sa nasabi niyang shootout. Ang mga naggaso sa ospital ng isang sugatan sa lehitimong operasyon ay maaari daw ma-reimburse ng buo. Pero sa kaso ni Marantan, kailangan pa niya itong i-apply sa PNP. Ayon sa IAS, sa checkpoint pa lang, yung kasong administratibong ito ng mga pulis, maaari pa rin itong madagdagan jiggy depending nga sa resulta ng investigasyon na isinasagawa sa kasalukuyan ng National Bureau of Investigation. Sige. Maraming salamat, Ian Cruz.